Ano mang hinihingi mo sa taong namatay, hindi Diyos ang magbibigay noon, matanggap mo man yun. Nilalahat ko na lahat ng namatay. Lahat na taong namatay. Welcome everyone. Enjoy watching and please subscribe, like, and share. Thank you. Bakit may mga hindi sumusunod, Pastor, pero pinagpapala? Parang panalangin nila sinasagot, ay obvious namang hindi sumusunod. Okay. Dalawang reasons. Una, hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng pagpapala. Ha? Kaya nga yan eh, ang daming nagpe-pray, and then, ang daming nasasabi, ibig mo sabihin, ang sabi ninyo ay pag tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos Panginoon tagapagligtas, ako'y ligtas na, may relasyon sa Diyos. So nung una, wala akong relasyon. Ay ano masasabi ninyo doon sa mga sinagot na panalangin? Ayun, yan ang mga tanong. Ibig mo sabihin, hindi ang Diyos yan. Ito ang sagot. 1 John 3:22, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. So ibig sabihin, pwedeng may dumating na hindi mula sa Kanya? Yes. Kaya ring magbigay ni Satanas. Ha? Paano niyo nasabi? Remember, nung tinukso si Jesus, ano ang sinabi ni Satanas sa Kanya? Tingnan mo ang kaluwalhatian ng sanlibutan. Pinakita siya sa kanyang syudad, pinakita sa kanyang luwalhati, ang glory ng mundo. Tingnan mo, Jesus. At sabi ni Satanas, yan ay ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lamang ako. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, teka, ba't ka mag-o-offer? Di naman yan iyo. Hindi ni-rebuke ni Jesus si Satanas. Alam ni Jesus na kay Satanas ang sanlibutan. Bakit? Ibinigay ni Adan eh. Alam ni Jesus na legally nakuha ni Satanas ang pamamahala dito. Kaya sabi ng Bible, ang prinsipe ng mundong ito ay si Satanas. Ano sabi ni Satanas? Sige, sambahin mo lang ako, iyon na to. So nakakapagbigay si Satanas. Kaya, bigyan ko pa kayo ng sample. Pero, inyong isipin na basta nagbigay ang demonyo, mas malaki ang kapalit, ha? Remember that. Baka kasi, imagine naman ninyo, ang hinihingi kay Jesus. Sige, iyon na lahat, sambahin mo lamang ako, tindi naman ang kapalit. Hindi lahat ng bagay ay Diyos ang nagbibigay. Lahat ng tinanggap galing sa witchcraft, galing sa anting-anting, galing sa pagpapalbularyo, hindi yan galing sa Diyos. Kaya kung may nakakarinig dito, pahikiking mag-anting-anting, daming-daming anting, dadami lamang ang takot sa iyong puso. Iisa ang kailangan mo. Ang kailangan mo yung Panginoong Jesus. Ang iyong kaligtasan ay hindi yung walang peligro. Ang iyong kaligtasan ay kapag kasama mo ang Panginoong Jesus. Kaya i-give up mo yan. Dahil hindi ka pwedeng manampalataya sa dalawa. Hindi ka pwedeng maniwala sa dalawa. Kung sa Diyos, kung kay Jesus, kay Jesus. Ayaw ni Jesus nang mayroong kasosyo, may kashare sa iyong pagtitiwala. Ano mang hinihingi mo sa taong namatay, hindi Diyos ang magbibigay noon, matanggap mo man yun. Nilalahat ko na lahat ng namatay. Lahat na taong namatay. Ay, meron talagang napunta pa sa punto din. Lolo, tulungan niyo man niyo ako. Lahat ng hiningi mo sa taong namatay, kung sino man yan, kahit pa yung taong namatay may rebulto, hindi Diyos ang panggagalingan nun. So may mga bagay po talaga na pwedeng tanggapin ng isang tao na hindi galing sa Diyos. Kaya yung tanong na, bakit yung mga yon hindi sumusunod pero pinagpapala pa rin. Medyo masakit ano? Pakinggan, pero ganyan talagang salita. Pare yung bulldozer, tamaan ang tatamaan.
Kung iiwas mo naman ang iiwas, dahil baka may masaktan ang damdamin, hindi naman pag-ibig yun, eh paano nila malalaman? Amen ba? Okay. Another reason, bakit may mga pastor hindi sumusunod pero pinagpapala pa rin? There is this word called common grace. Matthew 5:45. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang Diyos ay pinasisikat ang araw sa masama at sa mabuti, nagpapadala ng ulan sa mga matuwid at sa hindi matuwid. Alam nga naman pag umulan, yun lamang garden mo ang mabasa. Kahit yung garden ang masasama, mababasa. Amen ba? Misa nag-iisip ako eh. Sabi nung isa, Lord, huwag namang umulan, may basketball kami. Ay nananalangin din yung nagtanim, Lord, kailangan namin ng ulan. Sino kaya susundin ni Lord doon? Ano? Iisip ako doon eh. Itong gagawin, alay, pauulanin na sa lahat. Kasi ang Diyos ay mapagbiyaya. Pinasisikat niya ang araw at pinauulan niya sa mabuti at masama. At saka sa sovereign will ni Lord, pwede niyang pagpalain ng sino man kasi meron siyang purpose. Meron siyang purpose. Maaaring hindi ko na alam o hindi na natin malalaman kung bakit yun ay pinagpala ng Diyos. Pero may layunin ng Diyos doon. Ba't niyo po pinagpala yun, taong yun? Eh masama naman. O isa ka magtatrabaho. Ikaw na mabuti. Kung hindi ko pinagpala yun. O hindi natin alam yun eh. Pero things happen na ang Diyos lamang may alam. Kaya naman, pwedeng maligaw ang sino man kung gagawin nilang sukatan ng approval ng Diyos ang pagpapala or what they call answered prayer. Hindi ibig sabihin at mayroon kang tinanggap, ay iyon ay sukatan ng naayos ang relasyon ninyo ng Diyos. Huwag mong gawing measure yun. Dahil nga nagpapaulan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Anong sukatan? Ayusin mong relasyon mo talaga sa Panginoon. Mamaya, makikita nyo, ibig ko sabihin, sabi ko nga kanina, we're not even sure, o they're not even sure kung tunay na sa Diyos nga galing yon. At ang pangalawa, mapagbiyaya lang sa Diyos ang Diyos, nagpapaulan sa mabuti at sa masama. So wag yun ang gagawin mong sukatan ng kalapitan mo sa Diyos noong ikay may tinatanggap na pagpapala. At saka bakit yun ang pipiliin mong panghawakan? Eh pwede mo namang ilagay ang sarili mo sa lugar ng pagpapala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Yesus bilang iyon Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Yun ang siguraduhin mo. Hindi yung ikay na nabebless, okay, kayo ni Lord. No, ang sisiguraduhin mo, Lord, basta ikay aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ha. At talagang gusto mo siyang makilala. Yun ang nakikipagrelasyon. Ano? Hindi yung, yehey, may bago akong relo. Ayos kami ni Lord. E paano pag nawala ang relo? Ah, hindi kami ayos ni Lord. Ano ba yan? Hindi yun nasukatan. Okay? Now, dito tayo papasok. Pastor, bakit sabi diyan, anuman ang hingin ay tatanggapin? Yan, ako naman ay born again. Tinanggap ko ang Panginoong Yesus. Eh bakit hindi tinatanggap yung hinihingi? Ulitin ko, 1 John 3:22. Anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Eh bakit nga hindi tinatanggap, Pastor? James 4 verse 3. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan. Upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Dahil laki sa layaw, Jeprox. Wala namang nakasulat. Okay. Alam niyo itong verse na to? Take note, ha? Hindi sinabing ang hinihingi mo'y masama. Ang sinasabi dito ay dahil humihingi ka sa masamang dahilan. Marami sa ating hinihingi actually ay neutral. Marami sa ating hinihingi hindi mabuti, hindi masama. Neutral lang. Yan ang masasakyan, hindi mabuti o hindi masama eh. Neutral yan. Meron bang darating ka sa sasakyan? Yan sasakyan yan, masama. O ito, mabuti itong sasakyan ito. Wala.
Marami rin sa ating mga dahilan ng paghingi ay mabuti. Lord, bigyan mo ko ng sasakyang gagamitin ko sa panghanap buhay, which is a good reason, upang ang aking pamilya eh maipasyal ko, which is a good reason, upang magamit ko na makapag-invite ako, maisakay ko sila, which is a very good reason. Marami sa ating mga hinihingi, tama ang ating dahilan. Siguro naman sa inyo, walang humihingi ng ano, Lord, bigyan mo ko ng kabit. Wala naman siguro, ano? Lord, pahingi ako ng kabit. Samahan mo na siya, bu. Wala naman siguro humihingi sa Diyos noon, ano? Alam nating hindi ibibigay ng Diyos yon. So, kung hindi masama ang hinihingi at maganda naman ang purpose, bakit hindi tayo tumatanggap? Ulitin ko yung James 4:3, pero sa English. James 4:3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. You ask amiss. Ibig sabihin, you are asking wrongly, amiss. Paano tayo nagkakamali sa ating paghingi? Ang alam nating masamang dahilan ay ng paghingi ay dahil gagamitin sa bisyo. Masamang dahilan yon. O dahil ipagyayabang. Lord, bigyan mo ko ng sasakyan, paharurutin ko din yan. Bigyan mo ko ng motorsiklo, maingay ang tambutso. Hanggang pag ako'y dumaan din yan, gising lahat ng tao. Alam nating mali yung paghinging yon. Pero ang sinabi ditong dahilan ay, uulitin ko, ye ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Anong ibig sabihin ng you may consume it upon your lust? Ano bang ibig sabihin ng lust? L-U-S-T, lust. It means a very deep longing or yearning. O sa Tagalog, sobrang gusto. Every time we want anything more than we should, we are lusting for it. Pag yung sobrang gusto. At hindi mo tatanggapin ang anumang hinihingi mo, kahit pa yan ay mabuting bagay, kahit pa maganda ang iyong purpose, kung ang pagnanasa mo dito ay higit pa sa pagnanasa mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng you're lusting for it. Sobrang iyong pagkagusto. Obvious na obvious. Na mas gusto mo yon kaysa sa pagkagusto mo sa Panginoon. At ang tawag ng Diyos doon, masamang dahilan. James 4 verse 1. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? What are the evil desires? Ano yan? Evil desires ay sobrang desire lampas sa nararapat. James 4 verse 2. You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it, so you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have it. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Meron kang ginugusto pero hindi mo makamit. Kaya ikaw ay dumidiskarte, misa'y pumapatay para makuha yon. Ikay naiinggit kung ano meron ng iba, pero hindi mo makuha. Kaya kinakikipag-away para makuha yon sa kanila, pero hindi mo matanggap because hindi mo hinihingi sa Diyos. Alam niyo, ang uri ng want na pinag-uusapan dito, yung sinabing, you want what you don't have. Ang uri ng want na sinasabi diyan ay sobrang want, sobrang pagkagusto, na willing kang makipag-away, willing pumatay, makuha lang yon. Pumatay ng pangarap ng iba, pumatay ng opportunities ng iba, o pumatay ng buhay. Sobrang pagnanasa. This kind of want is the evil desire. Kaya naiinggit kasi sobrang gusto doon. Naalala ko, merong isang doktor. Napakausan niyang doktor, kaya naman marami nagpapa-check up sa kanya, no? Pero napansin nung isa, sabi, Doc,
Bakit hindi ka nagta-travel? Ikaw lang ang kilala kong doktor na walang passport. Kasi yung ibang mga doktor talaga, kukuha yan ng bakasyon. O, wala akong tatanggapin ngayon, magta-travel ako. Pero ito hindi talaga. Ito ang sagot niya. Kaya ka nagta-travel para sumaya. Ako, masaya pag ako'y nandito sa taking trabaho. Pareho naman ang purpose eh, para sumaya. So bakit ako maiinggit sa mga nagta-travel? Hindi naman ako masaya kung gagawin ko yon. Mas masaya ako sa ginagawa ko. So ano ibig sabihin yan? Naiinggit ka lamang kung gusto mo yung kinainggitan mo. Hindi ka maiinggit kung hindi mo yung gusto. Naalala ko nung kami ni Pastor Melody nagpunta ng New Jersey, ano? Doon kami tutumulog sa aking bayaw, sa kapatid niya. Sabi ng aking bayaw, oh, punta kayo sa ano, sa Broadway. Manood kayo ng play. Bibili ko kayo ng ticket, sasakay ng tren, at kayo aking susunduin pagkatapos. Sabi ng aking mahal na asawa, di na, ipagpapalansya na lang kita. At ako'y nakaupo sa sopa. Kami nagpunta sa New Jersey, mamamalansya lang pala. Ay ano kang gagawin ni doon, masaya? Hindi siya maiinggit sa mga nanonood sa Broadway. Bakit? Mas gusto niyang mamalansya. Doon nakamana ang aking apo. Maiinggit ka lamang sa mga bagay na gustong gusto mo. Kaya ayaw ng Diyos noon. Envy and jealousy are lasting for something. At hindi mo tatanggapin ang kinainggitan mo kasi hindi ibinibigay ng Diyos ang anumang sobrang pinananabikan ng humihingi. Bakit naman niya pagbibigyan ng anumang laban sa kanyang primary command? Ano ang kanyang primary command? Love me with all your heart, with all your mind, with all your soul. Alam mo ang ginawa mo? Ang minahal mo, yung hinihingi mo, ang minahal mo, yung gustong gusto mo. Doon ka, tululaway. Sabik na sabik ka doon. Kaya pa naman ibigay ng Diyos yun. Samantalang utos niya, sa akin ka manabik. Ako ang gustuhin mo. Yan ang higit sa lahat. Now you know kung bakit hindi binibigay ang hinihingi mo. Kasi kung humingi ka naman, akala mo'y kung mapapaano kapag hindi tumanggap. Lord, ibigay mo siya sa akin. Pag hindi mo siya binigay sa akin, magtatampo ako. Abay, halay bata eh. Sige mo. Hindi ganon. Hindi ibibigay ni Lord yung mga bagay na ramdam ni Lord. Ay mas mahal pa yung hinihingi kaysa sa akin. Kailangan ang kasiyahan mo sa Diyos ay hindi masasapawan ng kasiyahan mo sa ninanais mo. This is the reason why lahat ng addiction ay dapat pagtagumpayan. Kahit pa yan ay hobbies, healthy hobbies, or healthy sports, kung sobra ng pagnanasa dito, hindi rin maganda. Kasi yay pagnanasa ng sobra. At yan lagi ang direksyon ng kaaway. Dadalhin ka, dadalhin ng sino man sa addiction. Pagnasain ng sobra ang sino man, wag lang sa Diyos. Sige, healthy naman yan. Sige. Live your life to the fullest. Sige, gustuhin mo yan. Yan ang sabi ng kaaway. Huwag lang si Lord. O, lampasan mo ang pagkagusto mo kay Lord. That's why addiction ay dapat pagtagumpayan. Kahit pa yung healthy addiction. Aray naman mo, Korean telenovela lang. Di naman na rin masama. Ay, oo nga. Ay, ang mata mo'y pulang-pula ka. Kailan na yan namula sa pananalangin? Kailan ka na umiyak na ang iyong matay na mula? Panginoon, mahal na mahal kita. Kailan na? Ari naman no, ay computer games lang. Ah, kailan ka na nangatal nung ikaw ay nalapit sa Panginoon? Hindi. Kaya, kailangan pagtagumpayan lahat ng addiction. Hindi lang sa iyo ay makakasama sa iyo. Hindi, pwede ba ganamang meron kang ninahanasa ng higit sa Diyos? Ang tawag ng Panginoon dyan, evil desire.
Katulad ng ano, alak! Kahit paano sabihin mo, ari naman no, eh, ano, kinainom lamang eh kapag mga social drink? O eh, ba't hindi mo mapigilan kahit social drink? Addict. Alcoholism. Alam mo sa Pilipinas, wala namang alcoholic. Magiinom lang. Sa ibang bansa yan, ginagamot na eh. Napunta na sa therapy. Wala. Lahat ng addiction ay dapat pagtagumpayan. Nicotine. Sigarilyo. Drugs, of course. Not only it's a very dangerous addiction, pero ito, caffeine. Yang kape, yung hindi maaaring mabuhay nang hindi nainom ng kape. Pagtagumpayan mo yan. Pastor naman, kape na nga lamang, hindi pa pinalampas eh. Yun na nga lamang ang bisyo. Yun, sinabi mo, may bisyo ka pala. Lahat ng sobrang pagkagusto ay dapat mong pagtagumpayan yan. May sasabihin ako ha, baka akala nung isa'y lusot na siya, milk tea. Pastor naman, dahil may magkaibigan, yung ganun man babangkitin mo pa. Kapag ikay addict na sa milk tea, pagtagumpayan mo yan. Kasi yan ay may caffeine. Alam naman natin ang caffeine. Ang caffeine ay nakaka-addict yan. And yung iba sinasabi, misi ako hindi mag-almusal, basta ako makapag-kape. Alam ko ang ginawa mo? Pinaano mo lang ang iyong adrenaline dahil sa caffeine. Kaya naman ang katawan mo, hinahanap yon. At yan ay dadating na ikay nagnanasa ng sobra. Sugar. Wala namang meron kasi inyong nakain ng pagiging asukal. Wala naman eh. Pero ito, pancake. At blueberry cheesecake. Ano ba masasarap na? Coke. Pati ba naman Coke? Sabi ni Pastor Eric, akala ko'y lulusot na eh. Pati ganumang Coke, pag-iinitan pa. Eh kasi napakadami ng mga asukal niyan. Yung soft drinks. Hindi ko masinasabing huwag kayong uminom. Masinasabing huwag kayong addict. Huwag kayong addict. Huwag yung talagang pagwalang coke. Hindi daw masarap ang kain eh. Teka muna. Baka mabula yung akin eh. Okay. Food. Wala nang iniisip kundi pagkain. Kakain-kain lamang eh. Ano pang ulam mamaya? Eh, may kilala kayong gayon, ano? Oh, meron po. Lagi tayong may kilalang gayon. Of course, nasabi ko na computer games. Oh, very addicting ang computer games. Very addicting. Pornography. Yan ay mas masahol pa sa drugs. Dalawang inilalabas niyang hormones na nakaka-addict sa utak. Dapat ay pagtagumpayan. At walang anuman sa mundong ito para panabika ng higit pa sa lumalang dito. Ulitin ko. Walang anuman sa mundong ito para panabikan mo ng higit pa kaysa sa lumalang dito. Halimbawa, merong sabik na sabik, halimbawa sa speaker na rin, ay, ganda na speaker ha? Alam ka naman, kisa mananabik di yan. Kisa sa naman sa gumawa di yan. Paano tayo, di mo ha? Kaya alam mo kung bakit beneficial ang fasting. Pag mayroon kang gustong gusto, kahit pa hindi masama ha, deny yourself kahit just for a season. Kaya pag sa January, mayroon tayo din yung ano ng fasting eh. Every year ginagawa natin yan. Yung ibang hindi makapag-fasting sa pagkain kasi kung, for whatever reason, sabi ko, then mag-fast ka sa mga bagay na gustong gusto mo. Ayang sina Pastor Eric, nagpapasting yan sa golf. Sa akin, golf lang yun. Pero sa kanila, matindi yun kasi hindi sila addict sa golf. Hindi. Sinong golfer ang kilala ninyong pinatira na
ang nagtuturo sa kanila. Yung gang... Sinong golfer ang kilala ninyong naglagay na ng ano kang tawag doon? Ng driving ano doon sa kanilang bahay. Sinong golfer ang kilala ninyong habang natutulog ay pumapalo? Si Michael yon. Kaya yung mga yan, for a season, ay hindi nag-golf. At yung mga yan ay sabi, malaking sakripisyo ito. Bakit pag napatigil ho eh, nasama ang palo eh. O, hindi na ipakita mo naman sa Diyos na mas importante siya kaysa sa golf. Kaya beneficial ang fasting. Yung bang you're denying yourself of something that you like. Bakit? Kasi it is reminding yourself that you are not under the control of anything. It is telling yourself that you have no great desire beside thee. Kaya fasting is a spiritual discipline. Kapareho yan ng prayer, kapareho yan ng meditating of the word. Now, balik tayo. Paano tayo humihingi ng mali? Eh, kasi sinabi ng Diyos eh, anumang hingi na ibibigay eh. Pag-aralan natin bakit hindi nangyayari yon? Eh, dahil nakasuglat eh. Kapag sobra na ang pagkagusto, you are lasting for it. Kailangan pagkagusto mo sa hinihingi mo ay hindi yung pag hindi mo nakuha ay sira ng diskarte mo o wala ng kahulugan ang mundo mo. Paano mo malalaman kung sobrang pagkagusto mo sa hinihingi mo? Kung napakataas ng halagang ibinibigay mo dito at nasusukat yan sa whatever you're willing to do or to sacrifice to get it. Yung sobrang pagkagusto, ang gabi ginagawang araw, ayawang ko kung healthy yan. Ang gabi, gabi yan. Ang gawing araw yan. Itutulog talaga yan. Yung Linggo, nagtatrabaho ka pa, ay mas magaling ka pa sa Diyos. Ang Diyos ay nagpahinga. Ay purihin ka. Akala naman eh, kapag siya nagtrabaho ng 7 araw, eh, dadami ang kanyang pera. Napag-aralan na yung productivity. Kapag yung tinuloy-tuloy mo na walang pahinga ang katawan, there will be a day na wala kang mai-produce. Body rhythm yan. Kaya talagang dapat ay merong bakasyon, may pahinga. Kaya yung iba naman, isang araw sa isang Linggo nagtatrabaho, 6 na araw pahinga. Paano mo malalaman kung sobrang pagkagusto mo sa hinihingi mo? How you are affected kapag hindi mo tinanggap? Kailangan ipaalala pang material na bagay lang yan. Halimbawa, hindi sinagot noong nililigawan. Uminom ng coke. Nakikita ko siya. Ay, masama na ang tama mo, pare. Masama na. Ay, nakikita daw sa coke eh. Malalaman mo kung sobrang paggusto mo, how you are affected kapag ka hindi mo tinanggap. Pag mas gusto mong ipagyabang ito kaysa sa Diyos, kapag meron kang pinagyayabang at hindi ang Diyos yun, sobrang gusto mo doon. Okay, walang may pagmayabang talaga. Dahil some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Alam mo kung bakit ako walang may pagmayabang? Eh wala naman akong meron galing sa aking, you know, yung ako'y nag-OFW, ako'y nakagayon. Nung ako'y nagkabahay, bigay sa akin. Nung ako'y nagkasasakyan, bigay sa akin. Ano'y pagyayabang ko? Eh galing sa aking galing. Sa aking sipag, hindi ibinigay binigay. Kaya wala akong may pagmayabang kundi ang Diyos na napakabuti. Now, maaaring ikaw ay nagtrabaho, pero wag mo rin isiping, yay dahil sa'yo. Bigay din lang yan. Ipinakita ko lamang sa inyo para meron kayong paghahambingan. Everything that we have is bigay lang.
Makadami naman kasing sipag mo, sing talino mo, sing dami ng pera mo, pero hindi mo naman nakamit. Hindi mo naman, hindi ka naman nagkameroon. Biyaya ng Diyos yan. Kaya wala tayong ipagmamayabang kundi ang Panginoon lamang. Amen ba? Pag willing kang magkasala, makuha lang ito. Maraming crime sa mundo dahil sa sobrang pagnanasa. Passion, position, possession. Sobrang gusto sa posisyon, sobrang gusto sa passion. Kaya mga pulis alam yan eh. Meron kang ka-triangle? Okay. Meron kang pinag-aagawang posisyon? Ano pa? Possession, position, passion. Meron kang pinag-aagawang lupa? Yun lang ang titingnan. Yung sobrang gusto. Sobrang gusto. Ako yung narito kasi Vice. Narito si Vice, ayan. Yan yung nakakausap ko. Kaya natutuwa pag sinasabi niyang, ako naman pastor yan, kakandidato, kung anong gusto ng Diyos. Ibig sabihin niya, gusto ko, pero hindi naman para ako'y magkasala. Hindi ako para, ano. So, how do we ask wrongly? We ask amiss not only because of what we want or why we want it, but also because of how we want it. Sala ang hingi mo kapag yung sa paraan ng paghingi mo, ano? Bakit sobrang pagnanasaan ng anuman, sukdo lang hindi mo matanggap? Gayong ang dapat mo lang nasain ay ang Diyos at sa kanya ka lang humingi. Ano naman sabi ng Diyos eh? Kaya laging pinapaalala ng Diyos na hanapin muna siya at lahat ay idadagdag niya. Paulit-ulit na yun, tinuturo ko lagi eh. Matthew 6.33, hanapin mo muna ang Diyos. Ibig sabihin, ito kasi upang maingatan tayo na huwag madala ng sobrang pagnanasa o last. Yung bang sabing kahit sa patalim ay ako'y kakapit, ano ka mo? Yung mga rasong iyang, walang kadating-dating iyang, magkakakapit sa patalim ay kung mataga ka. Merong sobrang gusto, isaga sana eh. Anong saga sana? Meski masaktan ng iba. Hindi, bakit mo nanasahin ng anuman ang ganong bagay? Gayong hihingin mo lang sa Diyos. Bakit ka kakapit sa patalim? Bakit ka sasagasa? Bakit ka mananakit? Hihingin mo lang sa Panginoon. Kaya unahin mong Panginoon, siya ang iyong pananabikan, siya ang iyong gustuhin. And everything shall be added unto you. Gusto lang naman ng Diyos, tama ang iyong passion eh. Tama yung love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Hindi yung love whatever you are asking. Now, sino ngayon ang gusto na anuman ang kanyang hingin ay kanyang tanggapin? Okay, this is what you are going to say. Lord, I want this, pero not as much as I want you. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko sagutin niya ako. Lord, gusto ko mapangasawa ko to. Pero Lord, yung pagkagusto ko sa kanya, hindi kapantay ng pagkagusto ko sa'yo. Lord, gusto ko lang mag-asawa. Pero Lord, yung pagkagusto ko doon, hindi kapantay ng pagkagusto ko sa'yo. Mas gusto kita. Lord, gusto ko mag-abroad. Lord, gusto kong magkaroon ng bahay. By the way, ha? Yung sobrang pagnanasa'y lumalabas sa mga maliliit na bagay, ha? Huwag nga kayong kukuha ng halamang hindi inyo. Ay, meron nakikita na lang. Ba't naputol ang rose ko? Pagkakaganda ng putol, ha? Yung talagang may baon talaga siyang cutter. Ay sobrang pagnanasa. Sukdo lang gumawa ng mali. Eh bakit mo puputulin? Pwede ka namang humingi. Huwag mong putulin, ibibigay ko sa iyo ang pasaw. O, may sasabihin ako sa inyo. Sabi kasi ng iba, ay nabubuhay ho kapag ka hindi sinasabi. Ha? Abay magnanakaw. Akala natin hindi tayo nagnanakaw noon, ano? Huling-huli ka. Madumi ang iyong kamay.
Maputik. Okay, kaya naman ang mga halaman ngayon, lahat nakatago na sa bahay. Nakatago na. Yung mga mamahalin, nakatago sa bahay. Katabi sa higaan. Tingnan mo ha, gusto namang ibigay ng Diyos, para yan lang. Ano mang hinihingi mo, para yan lang. Kumpara sa naibigay na sa'yo. Eh, naibigay na si Jesus eh. Pero sa halip ng kasabikan mo ay ang hinihingi mo, ang panabikan mo ay ang hinihingan mo. Lord, ang ganda ng halaman. Gusto ko talagang putulin. Bagay na bagay itong hinahanap ko. Ikaw, mahal mo, Lord. Pero Lord, mas mahal kita. Mas maganda ka kaysa rito. Kaya hindi ko ito puputulin. Marami talagang plantito-plantita dito eh. Sa Panginoon, sabi ng awit 37 verse 4, sa Panginoon ikaw'y magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Yung iba kasi, sayang-saya sa kung anong gusto niya. Hindi, magpakasaya ka sa Diyos. Doon ka masaya. Dumating ka na sa puntos na wala nang magpapasaya sa iyo dito sa lupa nang hihigit pa sa Diyos. Ikaw man ay buhusan diyan ng kung anumang pagpapala, pagpatumpatungin man lang yan, chocolate diyan. Mga iba kasi sa chocolate lang, masaya na eh. Pero huwag mong kasabikan. Ang anumang hinihingi mo, ang panabikan mo, ang hinihingan mo. Okay, sinong gusto makaalam ng sikreto ng answered prayers? Tunayan? Ito ang iyong gawing panalangin. Lord, give me this, pero not my will, but your will be done. Yan. Lord, bigay mo. Kailangan ko to. Pero Lord God, kung hindi mo talaga kalooban, let your will be done. Okay lang. Okay. Ay, nako. Pag ganyan ang iyong attitude, ay siya. Yung bang willing kang hindi matanggap ang hinihingi mo kung hindi talaga niya kalooban. Sino talaga nananalangin na yung tunay? Lord, sige na, ibigay mo. Pero Lord, not my will but your will be done. Pero Lord, ibigay mo ha. Ano ba yun? Ano ba talaga? Kasi mas hinahanap mo'y malugod ang Diyos kaysa makuha mo ang gusto mo. Parang sinasabi mo, Lord, ikaw ay higit pa sa sapat. Mapapansin mo, ilang answered prayers na ang dumating sa iyo nung hindi mo na masyadong iniisip. Why? Because it's because ang pagkagusto mo dito ay hindi na katulad ng dati na araw-araw ay nasa isip mo. Araw-araw na eh. Ano sa palagay mo nararamdaman ng Diyos kung ang laman ng isip mo ay yung hinihingi mo araw-araw? Only God deserves to be in your mind always. Ang Diyos lamang ang kailangang laman ng isip mo araw-araw. Not whatever you're asking from Him. Ito ang mapapansin mo. Marami kang answered prayers ay tatanggapin mo kapag hindi mo na masyadong iniisip. Kapag yung hindi ka nalaway, nalaway. Anong ibig sabihin ng Lord, let your will be done? It means, ikaw ay humingi, then after humingi, cool ka lang. Gayun ako eh, pagka meron akong iniisip, bakit itong iniisip ko? Lord, pahingi yan, ano? Okay, tapos. Bakit? Ay, yung kasi prayer na let your will be done. Huwag yung kung ano-anong ipapangako sa Diyos, matanggap mo lamang. Lord, ibigay mo lamang ito talaga ako hindi na-absent pag Sunday. Lord, ibigay mo lamang ito talaga ako mag-share doon sa kapitbahay ko. Lord, ibigay mo lamang talaga ito talagang ako hindi na mag-milk tea. Hindi, kalahati lang. Alam mo, dating, binabribe mo si Lord. Hindi mo naman kailangan i-bribe si Lord, eh. Hindi mo siya kailangan pursahin. Kaya pag humingi ka, pagkahingi, cool ka lang. Tapos na. Kaya sabi, just ask. Humingi ka lang.
Siguraduhin mo lamang, mas desire mo si Lord kaysa hinihingi mo. As simple as that. Hindi mo kailangang umiyak sa paghingi. Lord, Lord, kailangan ko talaga, Lord. Alam mo, pag umihingi ka, pag ikaw umiiyak sa paghingi, tapatan ha, hindi naman yun na nakaka-move kay Lord. Pwede ka po ang Diyos ay maawa, hindi ako magpapaawa. Alam na. Ang Diyos ay maawain, pero hindi mo kailangang magpaawa. Ang Diyos ay maawain kahit hindi ka nagpapaawa. Kahit cool ka lang, ang Diyos ay maawain. Di mo kailangang umiyak kasi let your will be done. Ano ibig sabihin? Ay di, pag ibinigay, salamat. Pag hindi ibinigay, di salamat din. Kasi let your will be done eh. Hindi ko iiyakan yan. Hindi ako para maapektuhan kung dumating. Lord, pahingi. Siyempre, nananampalataya ako. Pero Lord, let your will be done. Pag ibinigay, masaya ako. Pag hindi ibinigay, masaya din ako. Kasi let your will be done. Now you know kung bakit lahat ng hinihingi mo ibibigay. Kasi sinundan mo ng let your will be done. So kung ano man ang tinanggap mo, kung let your will be done, tinanggap mo, then ibinigay iyon. Marami kasi, dalawampung taon na ho, hindi pa binibigay. Baka hindi na talaga binigay. Kasi let your will be done. Let your will be done. So, anong binigay sa iyo? Ang ibinigay ng Diyos yung kalooban niya. Kasi tanggapin na natin, di naman tayo perfecto. Di naman yung atin namang hihingin, hindi naman perfect. Paano mo na-sure na yung talaga magpapasaya sa iyo? Ano ko'y bata, tanda-tanda ko, humingi ako sa kapatid ko ng mahabang lapis. May nakita ko doon sa aking kaklaseng mahabang lapis eh. Talagang hiningi ko yun. Ala, nung binigay, di ko na gusto. Lumampas na. Parang ganun din tayo eh. May mga hinihingi tayo nung tinanggap natin yung ating paggusto. Hindi na pareho. Kaya yung Lord, let your will be done, inaasa mo sa Panginoon na mas kilala ka niya kaysa pagkilala mo sa iyong sarili. Alam ng Diyos ang mabuti sa iyo. Alam ng Diyos ang magpapasaya sa iyo. Lord, let your will be done. At kung ikaw ay iiyak, hindi dahil hindi mo tinanggap ang hinihingi mo, kundi dahil ang buti ng Diyos sa iyo. Alam mo, siguro, there should be a time na ikay magpasalamat sa mga bagay na hindi ibinigay ng Diyos. Now, ako'y magkukonclude na. Ask God with this attitude and just wait. Anong attitude na yon? Yung bang, Lord, mas mahal kita kaysa hinihingi ko. Lord, mas sabik ako sa iyo kaysa dito sa hinihingi ko. Lord, gusto ko to, pero mas gusto kita. Lord, give me this. But Lord, let your will be done. Pag ganyan ang attitude mo ng paghingi, ay nako kapatid, just wait for a little while. For sure, tatanggapin mo. Bakit? James 4:2, yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Ang makakahinder lamang sa hindi mo pagtanggap ay hindi mo hiningi. Pag ganyan ang attitude mo, tatanggapin mo ang hinihingi mo. Lord, salamat. Ako'y masaya dito. Pero Lord, mas masaya ako dahil naramdaman ko ang kabutihan mo, ang faithfulness mo. Napakatapat mo. Oh, I pray, masabik tayo sa nagbibigay kaysa ibinibigay. Amen. And God wants to confirm His word. Alam na ninyo kung paano humingi para tanggapin ang anumang hinihingi. Ngayon, hihingi tayo sa Panginoon. Kung ikaw'y may nahingi noon, i-reiterate mo lamang o gagawin mo lamang ng tamang attitude. Gusto mo yon, pero hindi, ang pagkagusto mo naman, hindi kalaway na laway. Na parang ikaw'y naglalas na doon. Parang sobrang gusto. Na parang pagkang ikaw'y naplano mo na lahat ng iyong... Hindi. Lord, let your will be done. Hinihingi ko, pero let your will be done. Itatama mo ngayon yung iyong attitude. And I'm telling you, naibigay na si Jesus.
Yan pa ba naman? Sige. Bow down your heads. Mas maganda kaya tayo tumayo. Tayo tumayo. Bibigyan ko kayo ng time. Kung meron kayong hihingin, humingi kayo sa Panginoon. Humingi kayo sa Diyos. Kung kayo'y dati nahingi na ninyo, itama lamang ninyo ang inyong attitude sa paghingi. This world can satisfy me. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. It's your grace, your tender mercy. It is your love. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life. It satisfies. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Alam ang ating hingin na tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat hinihingi natin ito ng hindi sobrang pagnanasa, sobra pa na we are lusting for it. No, mas gusto natin ang Diyos. Mas dinidesire natin ang Panginoon. Mas pinananabigan natin ang Diyos kaysa sa anumang bagay dito sa mundong ito. Kahit pa yan ay relasyon, kahit pa yan ay pag-ibig na ninuman, kahit pa yan material na bagay, kahit pa yan ay material wealth, mas ninanais natin ang Diyos at mas minamahal natin siya. Kaya once again, sabihin mo na pag-ibig lang ng Diyos ang pumupuno sa iyo. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies.